Robert! Nandito ka pa rin pala! Opo, Coach. Nag-insayo ako para mabigay ko 100%. Oh, mabuti yan. Pero dahan-dahan lang, ha? Baka masobrahan. Alalay lang. Opo, Coach. Ay, Coach. Nga pala. Nagpapasalamat ako sa'yo dahil isa ako sa napili mo sa team na to. Pakiramdam ko, mahalaga ako dito. Oo naman, Bert. Ang bawat isa sa inyo ay mahalaga. Kaya nga iisang team tayo, di ba? O ano? One naman tayo? O sige, Coach. Okay. Coach. Hey. Coach, galingan mo, Coach. Wah, di ba dati magaling ka? Naman. Nung last year sa Rio, nung nag-take over na ako as coach nung ano, naka 25th place tayo and we won the host cup, our first trophy in the Women's World Cup. This year in Paris, we finished 24th. Pero first time natin umakyat dun sa top half ng bracket. Ang ano naman, ang focus naman ng Women's World Cup hindi lang sa laro eh. We're using the sport of street soccer to facilitate or as a vehicle for change. No, so ang mas importante rito ay na itanong after a competition is nagbago ba ang mga players natin? Nagbago ba yung walong players natin? Ano na bago sa buhay nila? Ikaw ba yan? Winok? Po. Anak! Bakit ka naman umalis sa atin? Ang tagal kitang hinahanap. Oh, Nay. Nasaktan ako ni Tatay. Yan, ang kapatid mo. Ang laki-laki na. Nung una po, hindi pa po kami umaalis. May isang naitumulong po na sa mama ko. Mama po, research niya po yung Homeless World Cup 2011. Nakita niya po yung picture namin doon. Kasi po, nakapanood daw po na kamag-anak niya po siguro na nakita ka sa TV. Oo, nakita po ako. Ni-research niya po. Tapos yung nakita niya po yun, nakipag-connect po agad siya kay Ma'am Rhea, yung papa namin manager po sa Urban Opportunities. Tinanong po kay Ma'am Rhea kung saan lugar po yung kung saan po kami nagdo-dorm sa Quezon City. Lumabas po ako doon sa pinto sa gate namin. Tiningnan ko lang po, kasi po kagigising ko lang. Tiningnan ko lang po. Wala lang po, parang wala, hindi ko pa po kilala. Tapos yung pumasok po ako, bigla po napaluha. Kasi alam ko na, ang gaad po ng loob ko yung nakita ko po. Kaya, tuwan-tuwa po kasi mama ko. Alam mo, ang sarap ng feeling eh. Yung, it's more the accomplishment like that, no? Yung reuniting ni Bert sa kanyang mother. Eh, parang mas maganda pa nga yung feeling ng nanalo ka sa laro eh. Kasi nakita mo yung iba talaga eh, nung pagka-reunite nila talaga. Sabi ni Bert, para daw siya nanalo ng loto. Say, this is what the Homeless World Cup is all about. It's connecting people, reconnecting people, reuniting people, changing people's lives. That's why I had no hesitations when I took this project. And I think I want to do it for a couple more years. Naging malaking balaki din para sa team ni Coach Rudy ang paggalap ng pondo para makapunta sila sa Rio at Paris.
Hindi kasi popular ang larong soccer sa Pilipinas. Kaya hindi rin ito nabibigyang suporta ng gobyerno o ng mga pribadong sektor. Sa tulong ni Coach Rudy at ng mga taong may mabubuting kalooban, nakahanap sila ng pantustos sa ating koponan. Naging daan din para sa mga atletang naging pambato ng bansa ang mabiyayaan ng panibagong buhay. May kami sariling sikap, sariling pagbubuo ng pondo, no? Every year we have to raise funds. But every year naman, dumadami rin ang taong nagiging aware na may programa tayong ganito. Dumadali naman ng konti yung pagbubuo ng pondo. Mahirap din, pero mas matimbang yung na tulong na idudulot niya sa society sa whole. So that I guess that's what keeps me going and working in this project. Walang bagay ang hindi kakayanin basta tayo ay magtutulungan. At dahil din sa mga taong naniniwala sa kakayahan ng ating mga manlalaro, nagkaroon sila ng pagkakataon na mahanap ang kanilang sarili at makatulong sa kapwa nila homeless. So Coach, paano nabago yung buhay po ninyo nitong programa po na ito? Siguro ang nabago is nabigyan ako ngayon ng pagkakataon na maibalik sa sport na to. Kasi na I gained a lot from the sport, no? Bukod sa pag-travel, sa paghubog sa sarili ko, sa pagtigil na sa pagdodroga at pag ano. So I experienced change through ano. I guess what changed is I'm now given the opportunity to directly pay back yung 100th monkey phenomena, di ba? Na nagsisimula sa akin pero sa mas madaming na impluwensya na tao, eh nagiging malakas yung collective force nun, no? Na eventually sana masakop ng buong Pilipinas at magbago na tayong lahat. Simula nung nag-football pa ako, tsaka napasok po ako dito sa Urban Opportunities sa Homeless World Cup. Nakita ko po yung family ko. Ngayon po, nakakatulong po ako sa mga ibang tao na gusto maglaro ng football. Tapos nabibigyan ko po sila ng mga kung ano man kami dati, sinishare namin yung kung ano yung narating namin ngayon. Sinasabi namin minsan, kahit mahirap, kayanin nyo. Kasi ano man eh, may tumutulong naman sa atin eh. Hindi ko mismong mapansin pero marami nagsasabi na parang naging maayos na daw yung buhay ko. Siguro oo nga, nandun maayos kasi noon parang wala naman direksyon, basta gigising lang ako, bahala na kung anong magagawa ko. Ngayon parang gigising ka na may gabi pa lang, iniisip ko na kung anong magandang gagawin ko bukas, kung anong plano ko bukas, hanggang bukas. So Coach, thank you ah. Thank you okay. So much. And talagang proud at saludo kami sa inyo doon sa ginagawa ninyo. At salamat sa pagpapa-unlock niyo sa amin. Maraming salamat din sa pag-imbita. Talagang inspiration kayo, yung buong team niyo po at yung buhay niyo sa marami. Gaya ng anumang larong pampalakasan, lahat ay pantay-pantay sa laro ng buhay. At kapag naipasa na sa iyo ang bola, nasa mga kamay mo na kung paano mo dadalhin ang laro. Pero siguradong may mga balakid at may mga kalabang haharang at pipilitin kang pabagsakin. Pero kung matututunan mong ipasa ang bola sa iba, malalaman nating hindi tayo nag-iisa sa larong ito. Dahil meron tayong mga kakamping kagaya ng ating bayaning handang umalalay at dalhin ang ating koponan sa tagumpay. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapatid, ako po si Efren Peña Florida. Nagpapaalala na lahat tayo ay pwedeng maging instrumento. Ako mismo, para sa pagbabago. Yes. Uy! Bayanika, bayanika, bayanika bang talaga? Handa ka bang ialay ang
larong ito, ipakita sa mundo ang galing ng Pilipino. Halina at sumabak sa pagsubok ng mundo. Hawak natin ang apoy, armas sa pagbabago. Mayanika, mayanika, handa ka nang ialay ang iyong puso at kaluluwa. Mayanika, mayanika, mayanika ng tunay. Handa ka nang ialay ang iyong buong buhay. Mayanika, mayanika, mayanika ng talaga.